Okay po, ang topic natin ngayon, walong bawal gawin bago matulog. Alam ko, napakahirap makatulog ngayon, very stressed tayo. So, walang bawal gawin bago makatulog. At mamaya, tuturo ko rin yung mga 10 dapat gawin para makatulog tayo. Doon muna tayo sa bawal. Number one, baka guilty kayo dito, kumakain ng marami sa gabi. Yan. Pag marami kakainin mo sa gabi, bawal yan. Kasi sasakitan tiyan mo, pwede kang bangungutin, hindi ka matutunawan, gabi na eh. Dapat nga sa gabi, mas konti kakainin. Pag sa gabi, kumakain ka ng mga spicy foods, lalo na sa gabi, yan, mapapansin mo, maasim man tiyan. Impacho, mag-gerd ka. Yung mga acidic foods, masyado maasim sa gabi, ingat din. Kasi syempre hihiga na tayo, pwede mag-gerd tayo dyan. So, iwas acidic, spicy, at napakaraming pagkain, mga fast food sa gabi. Ang problema kasi, pag umatake ang tiyan natin, sumakit ng tiyan natin sa gabi, pati puso mahihirapan. Okay? Yung puso, mapapansin nyo, pag na-impacho kayo, puso nyo, bibilis ang heartbeat, magloloko ang tibok. Yan po, linya ko yan eh, bilang internist at cardiologist. May connection ang tiyan at puso. Kaya dapat kalmado ang tiyan. Number two, bawal gawin sa gabi bago matulog, sobrang exercise. Yung matutulog ka na, tapos doon ka pa mag-exercise, pagod na pagod, hindi po maganda. Kasi masyadong mataas ang adrenaline, kailangan mo pa mag-cool down. Pag na-exercise ka, siguro maghihintay ka pa mga 3 oras bago ka pwede makatulog. Diba? Kaya mas maganda, medyo may gap from exercise sa gabi bago matutulog. Pero pwede maglakad-lakad. Ha? Hindi bawal maglakad-lakad. Okay ang lakad, wag lang yung heavy exercise. Number 3, bawal gawin. Gawain to ng kababayan natin lahat. Uminom ng alak. Di ba masarap uminom ng alak sa gabi? Pero ang point is, pag uminom ka ng alak, malalasing ka, maantok ka, pero pangit ang sleep quality. Okay, hindi mahimbing ang tulog, tsaka hindi maganda ang tulog mo, tapos pagising mo, may hangover ka pa, masakit pa ulo mo, sobrang alak, mamumutla ka pa, hindi rin maganda, at tataba ka. So, iwas alak. Huwag gamitin alak pampatulog. May kilala ko, isang tao, ginamit niya alak gabi-gabi, pampatulog, ha? Every night. After siguro mga 5 years na stroke, siya, may pumutok sa ugat. Kasi nga, ang sobrang alak, hindi rin maganda sa ugat, sa utak. Kaya na hemorrhagic stroke siya. Number 4, ito bawal gawin sa gabi. Makipag-away, magalit, makipagtalo sa gabi. Yan. So, hindi po maganda. Kasi pag nagalit tayo sa gabi, tapos matutulog ka, eh talagang tataas ang blood pressure mo niyan. Hindi ka makakatulog at tataas ang risk for stroke. Meron tayo tinatawag na bagong klase ng stroke. Eh. Tawag dito, wake up stroke. Anong wake up stroke? Siguro napagod sa gabi, nagalit nung gabi, tapos na high blood nung habang natutulog siya, na stroke ng madaling araw habang tulog. Let's say na stroke siya alas 2 ng madaling araw, hindi niya alam. Pagising niya ng 7 a.m., na stroke na. So in 15% of cases, may wake up stroke. Possible yan dahil sa overweight, naghihilik o nagalit masyado. Number 5, bawal gawin, sobrang trabaho sa gabi. Siyempre, pag matutulog na, hindi ka na dapat naghahabol ng email, workload, di ba? Pwede mag-aral kung student ka, aral naman, wala naman pressure. Pero yung trabaho, very stressful, hindi maganda pag gabi. Dapat 2 hours before bedtime, medyo easy-easy, relax na. Number 6, ito gawain ng marami, kaya hindi makatulog. Puro Facebook sa gabi. Yan, Facebook, TikTok, diba? Check ng check sa Twitter, kung ano trending. Tapos, nagpo-post pa kayo sa social media, matutulog na hindi kayo makakatulog. Kasi, syempre, pag nag-post ka, hihintay mo pa reaction, hihintay mo pa comment. E, paano kung may mag-bash sa'yo? Alas 10 na ng gabi. So, iisip-isipin mo yan, hindi ka makakatulog. Kahit nag-browse ka lang ng Facebook, ay baka may makita kang kakainisan mo, kakainggitan o galit, hindi ka makakatulog. So maganda pag gabi,
wala na tong mga ano lang, mga basa-basa lang ng magazine o yung mga walang kabagay-bagay lang. So wala nang Facebook o posting o mga content sa gabi para makapahinga na kayo. Number 7, pag-inom ng kape. Yan. Kape, energy drink sa gabi, hindi maganda. Kung sa umaga, okay pa yan. Kailangan mo mga 5 hours after. So, bago mawala epekto ng kape. So, siguro hanggang tanghali o early afternoon, pwede ka ba magkape. Pero kung gabi na, magkakape ka pa, mataas ang caffeine, baka hindi ka makatulog. Number 8, naku, gawain natin ito. Manood ng horror movie. Bawal yan sa gabi. Di ba? So, babangungutin ka kasi nasa subconscious natin yan. Kung ano pinanood mong horror, yun ang mapapanaginipan mo. Or, kahit yung mga heavy drama, yung mga iyakan, mabigat na storyline, mabigat din sa dibdib, pagtulog mo na dyan pa rin. Dapat medyo yung mga comedy, romance na lang ang hanapin natin. So, yan ang mga komplikasyon. Pwede bangungutin, pwede magkaroon ng heart problem, pwede ma-stroke dahil dito sa mga bad habits, di ba? Yung sobrang pagkain, sobrang galit sa gabi. Ngayon naman, punta tayo sa mga tips para makatulog. Ito gusto natin. 10 tips ng mga dapat gawin para mahimbing at paghiga mo, makakatulog ka agad. Yan. Number 1, kailangan yung kwarto mo talagang ano, conducive. Sabihin, medyo madilim, medyo malamig, at medyo matahimik. Okay? Pag may ilaw, siyempre, hindi maganda sa mata, hindi ka makakatulog. Kung sobrang init, eh, hindi ka rin makakatulog. Actually, pinakagusto ng katawan, temperature, 25 degrees. Eh. Nakita nila, 25. Kaya lang, minsan mainit dyan sa atin. Eh. Dapat tahimik yung kwarto. Kung ang bahay mo tabi ng main road, tabi ng LRT, MRT, oo, makakatulog din ako. Actually, isang bahay namin, eh, tabi ng MRT. Kaya lang, yung katawan mo, kahit tulog ka, naririnig niya yung ingay. So, stress ka pa rin. Ulitin ko, ah. Kahit tulog ka, pag maingay yung MRT, naririnig mo, nai-stress ang puso mo. May stress pa rin doon. So, siguro mag-earplugs na lang o lagyan ng takpan na lang yung mga bintana, mabawasan yung ingay. Number 2, pwede makinig ng music. Okay, mga instrumental music, pamparelax na music. Malaking bagay ang music para sa nervyos, panic attack, pampatulog. Number 3, ang huling kain mo dapat mga 3 hours before sleeping. Light dinner lang, di ba? Mas light lang kakainin. Total, matutulog ka na eh. So, pag ang tulog mo alas 10 ng gabi, huling kain mo dapat mga 7 p.m. So, 7 p.m. para may 3 oras na matunaw mo na yung pagkain. Actually, kailangan mo 4 na oras eh. Pero pwede na 3 hours. 7 p.m., 10 p.m. ang tulog. Tapos, pag marami na kain nyo para matulungan yung digestion, pwede maglakad-lakad. Huwag uupo. Okay, pwede maglakad. Kahit 10-15 minutes lang, kung naparami kain mo, lalo na kung maraming kabag, maglakad-lakad by gravity. Pag nakatayo ka, mas bababa yung kinain. Pag naglalakad, mas gagalaw yung bituka, yung stomach, yung small intestine, mas gagalaw, mas matutunawan, mas ma-empty yung tiyan. Kasi mahirap matulog na may laman yung tiyan natin na pagkain. Kasi aakyat yan pag higa natin. Number 4, ilista mo gagawin mo next day. Okay? Imbis na matutulog ka na, naisip mo na ako, may gagawin ako bukas, nakalimutan ko. Ilista mo na lahat. Ito gagawin ko sa umaga para okay na. Minsan ako, like kami ni Doc Lisa, nakahanda na anong baro susuotin bukas, anong gagawin. Medyo prepared na. Para pagising sa umaga, baka nakalimutan mo na dyan na nasa lamesa mo, nakita mo pa. Singit ko na rin dito sa number 4, inumin yung maintenance medicine. Huwag na huwag kakalimutan. Kasi maraming maintenance medicine, maganda inumin sa gabi. Okay? Tulad ng gamot sa high blood. May pag-aaral ang gamot sa high blood, maganda inumin sa gabi. Kasi nga, mataas ang incidence ng stroke and heart attack sa umaga. So, pag sa gabi mo ininom, protected ka hanggang umaga. Kung sa umaga mo pa kasi iinumin, baka pagising mo, doon na ma-stroke. Eh. Hindi ka na makahabol ng inom ng
ng tableta mo. So, yung gamot sa high blood, gamot sa diabetes after meals, gamot sa cholesterol, iniinom din sa gabi. Kasi tumataas yung cholesterol sa madaling araw din. So, usually sa gabi binibigyan gamot. Yan na number 4 tip. Number 5, pampatulog, basa lang, relax lang, yung mga walang kabagay-bagay, yung mga hobbies, kalikot-kalikot, yan na, yung papahinga na, pa-cool down na yung utak natin. Number 6, pwede maligo ng maligamgam na tubig. Lalo na sa senior, edad 50 pataas, ang advice ko, warm water, papaligo, yan ang relaxing sa katawan. Kasi temperature natin 37 degrees eh. So, pag medyo warm, relax yung katawan mo. Mainit, marirelax yung muscle mo. Masarap maligo sa gabi para yung buhok mo malinis. Hindi madudumihan yung unan, hindi ka magkaka-pimples. Huwag maniwala sa maling paniniwala na ano ba, mga magiging anemic pagligo. Wala naman. Yung mga taga-ibang bansa, lahat naliligo sa gabi. Tsaka madumi tayo buong araw. So, sa gabi maganda maligo. So, warm bath. Bakit hindi malamig? Okay? Kung bata ka pa, okay lang maligo ng malamig. Kaya mo yan. Pero pag may edad na, minsan yung change in temperature, hindi kaya ng katawan. Yung mainit katawan mo. Tapos biglang malamig. So pag malamig, pipilitin pa rin ng katawan na painitin yung katawan. So pag may edad, medyo nahihirapan. Huwag nang ipilit. Tsaka yung mga may heart problem, may sakit sa puso, nagbuhos ng malamig sa dibdib. May kilala ako na heart attack nun eh, pagbuhos niya ng malamig eh. So, iwas na rin. Kasi napagod, siguro nalamigan. Minsan, humihina immune system. Number 7, dapat siyempre count your blessings for the day. Diba? Be grateful. Sabi ko, huwag mainit ang ulo, matutulog na. Pasalamat tayo, nakatapos tayo for the day. Number 8, siyempre, mag-meditate, magdasal. Yan naman, di ba? Blessing. Para maganda ang gising. Every gising is a blessing, di ba? Number 9, ito po, para lang sa may asawa. Okay, para sa may partner, ha? Hindi para sa lahat. Para lang sa may asawa, pwede yung pakikipagtalik sa partner sa gabi. May tulong din yung pampatulog, actually, sa lalaki at sa babae. Pero para lang sa may partner. Sa walang partner, kalimutan ko nyo na yung number 9 tip. Number 10, maganda rin gawin bago matulog, stretch konti. Ini-stretch natin ang binti. Kasi ang daming pinupulikat madaling araw. Bakit pinupulikat? Pwedeng kulang sa tubig na inom, dehydrated. Pwedeng matigas yung muscle or kulang sa stretch. Okay? Pinupulikat. Minsan din nalalamigan. Kung may aircon kayo, pag nalalamigan yung paa, o bigla mo nauunat yung paa mo, napupulikat din yan. Okay? Ako rin, gusto ko rin, let's say, kung malamig, kung may aircon kayo, maganda, may takip din yung tiyan. Eh. Pag nalalamigan yung tiyan, nakukulo yung tiyan ko. Eh. So, medyo warm, medyo may manipis na kumot, minsan may tulong siya. Yung iba, nagpapamassage, okay din yung massage bago matulog. Ha? May tulong din yan. So, ito po ang mga tips natin. Gawin ito para mahimbing ang tulog. Pero basically, ang pinaka-problem is stress pa rin yung tao kaya hindi makatulog. Anong pwede inumin para makatulog sa gabi? Okay? Ang pinaka-supplement na pwede, ang mga melatonin, baka may tulong konti, although hindi ganun kalakas, pwede rin yun. Vitamin B complex, pwede naman, pampa-relax, kaya lang nakakagana kumain ng vitamin B, baka tumaba kayo. Chamomile tea, maganda chamomile tea, pamparelax sa gabi, pwede. Pwede rin saging, may tryptophan, pamparelax. Saging, gatas, pwede rin. Kung wala kayong lactose intolerance, gatas, saging, light lang, wag lang spicy sa gabi. Tapos ano lang. Tapos kung meron kayong GERD, katulad ko, may GERD, dapat yung higa mo medyo dalawang unan. Oo, ako dalawang unan eh. O medyo nakataas. Para nakababa muna tapos relax lang para hindi maipit. Huwag din yung masikip na shorts o pajama para hindi din maipit yung tiyan natin. Pagdating sa sleeping pills, hindi natin masyado pinapayo. Mahirap din bumili ng sleeping pills. So, ito po. Lastly, meron din isang technique na para makatulog. Okay? May isang technique tayong ginagawa.
Pwede mo gawin na iisipin mo lang, nakahiga ka, i-relax mo yung katawan mo part by part. Minsan yung kamay mo muna, itigas mo muna. Kaya nakahiga ka, itigas mo muna, o, tapos i-relax mo. Tapos sa paa mo rin titigas, i-relax mo. Tapos i-imagine mo, o, relax na kamay ko, relax na braso ko, relax na leeg ko, relax na likod ko, relax na yung paa ko. Slowly, parang mentally, nire-relax mo yung katawan mo hanggang makatulog ka slowly. Okay, sa ano po nakatulong tong video? Sa mga bawal gawin at dapat gawin para makatulog. Very important ang tulog. Ngayon, kung di talaga kayo makatulog, malaki problema, ganito na lang. Higa na lang. Okay lang yan. Higa na lang, huwag na lang kayo gumalaw kahit gising na gising kayo. At least, buong gabi nakahiga kayo, di kahit papano nakapahinga naman yung katawan mo. Kahit yung isip mo gising, at least yung body mo pahinga, medyo may konting tulog ka, pwede na rin yun. Tapos ayoko makakakita ng relos. Pag nakita ko yung relos, lalo lang ako ni makakatulog. Eh. Yung nakita mo, 1 a.m., 3 a.m., gising pa ako, may meeting ako, lalo kang maiinis lang. So maganda, nakatago yung relos, di mo naririnig yung mga tik-tak, tik-tak, yan mga pampa-stress sa atin. So sana po nakatulong to, share po natin sa ating kababayan. God bless po.